natin napakalaking responsibilidad ng kasundaluhan at kapulisan sa pangangalaga ng seguridad ng bansa at protektahan ng mamamayan laban sa terorismo. Sumailalim at aktibong nakilahok ang mga ito sa Anti-Terrorism Act of 2020 caravan kung saan ginanap sa 4ID Officers Clubhouse Camp Evangelista, Patag, Cagayan de Oro City nitong Hunyo 28. Ang nasabing caravan ay naglalayong magbigay ng sapat na kaalaman, kamalayan at sapat na edukasyon upang labanan at palakasin ang estratehiya sa pagpigil at pagsugpo sa terorismo sa area of responsibilities ng 4ID. Sa isinagawang Anti-Terrorism Act of 2020 caravan, nagkaroon ng pagkakataon ng mga lumahok na ibahagi ang kanilang mga best practices, mga pamantayan, at karunungang nagtaguyod at nagpanatili sa seguridad at proteksyon laban sa mga panganib at kalupitan dulot ng terorismo. Sinabi ni Retired Brigadier General Rolando M. Aquino, ang direktor ng ATC-MPC, na layunin ng Anti-Terrorism Act of 2020 caravan ay ang makapagbigay ng anti-terrorism awareness at edukasyon sa mga kasundaluhan at Philippine National Police, kung saan ay mas nagpataas sa kamalayan ng publiko tungkol sa kahalagahan ng Anti-Terrorism Act at tinuturuan ang mga ito sa kanilang mahalagang papel sa paglaban sa insurhensiya. In order to effectively combat terrorism, we must cultivate a culture that embraces resilience, unity, and active involvement of citizens. It is incumbent upon us, all of us, to contribute to the protection of our communities and the prevention of extremist ideologies. By promoting tolerance, understanding, and open dialogue, we can create an environment that rejects violence and fosters harmony. Binigyang diin din niya na sa pamamagitan ng mga hakbang at komprehensibong edukasyon, nagbigay daan ito sa security forces na gampanan ang kanilang mga responsibilidad na matuldukan ang insurhensiya sa bansa. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Jai Hapas, 4ID News.